Plan Eleksyon, the senatorial interviews. Labing limang taong gulang pa lamang si Nery Colmenares nang nakilahok siya sa mga kilusan kontra sa diktaduryang Marcos. 18 taong gulang lamang siya nang pinakulong ni dating Pangulong Marcos at nakaranas ng matinding torture sa loob ng 4 na taon. Sa kanyang paglaya, ipinagpatuloy niya ang pakikibaka at isa sa mga founding council ng Bayan Muna noong 1999. Kalauna naman ay naging kinatawan siya nito sa Kamara. Isa rin siyang abogado at tinutukan ng mga kaso kaugnay sa karapatan ng pantao. Ngayon ay tumatakbo siya sa pagkasenador sa ilalim ng Team Galing at Puso ng Tambalang Poe Escudero. Makapanayam natin ngayon para sa ating off-plan election, the senatorial interview, si Bayan Muna Representative Nery Colmenares ng Team Galing at Puso. Magandang umaga po sa inyo, sir. Magandang umaga rin po, Howie. Okay, yung Team Galing at Puso, no? Yun ang tandem nila, Grace po and yes. Cheese Escudero. Yes. No? So I guess someone like yourself, you had a choice, no? Kung sino yung papanigan nyo. No? But okay, just una-una po, bakit si Grace po? Platform-oriented yung aming decision doon at sa plataforma namin, mas marami kaming unities with Senator Grace po. Of course, hindi lahat ng buong plataforma ng makabayan any presidential bulletin. Ano yung main point of agreement niyo? Well, actually, marami eh. For example, yung sa industrialization, nag-agree. Kasi main platform namin industrialization to provide employment, no? That's a big deal for us, no? Instead of aasahan mo yung foreign investment, China or ano, yes. Gagawa tayo ng mga sariling produkto na dati ini-import natin. Yes, that's one. Siyempre, doon sa issue ng income tax, agree siya sa amin, na ibaba na, no? Well, even sa SSS, yung issue ko sa 2,000 peso increase, agree rin siya doon. So, based on that, sa maraming platform issues, we decided to choose Grace Poe. Okay, nakatatlong termino kayo no sa Kongreso. Ano yung pinaka ipinagmamalaki ninyo doon sa tatlong termino? What's your main achievement? Well, mahirap magpasa ng batas sa Kongreso. You need to convince 290 members of Congress. Syempre, and the Senate. And of course, 24 senators. And recently, dahil doon sa SSS bill ko, pati presidente pala kailangan mo. Yung pumasa sa Kongreso. Yes. So, yung pinaka-last kong batas, mga 9 laws ang napas ko. What are you most proud of? We don't have time to discuss all nine. Well, anti-torture law, anti-enforced disappearance law, yung kompensasyon sa human rights violations ng martial law, recognition sa victims. Yung pinaka-last ko, of course, yung Disaster Alerts Act, yung pag may kalamidad, iti-text ka dapat ng NDREMC or PAGASA. Okay, so several of those about martial law. No? I mean, I'll just ask you briefly about it. Naging issue ngayon na may so-called historical revisionism, may sinasabi yung mga millennials daw ay hindi alam yung ating kasaysayan. Ano mo yung pananaw nyo rito? Saan ba tayo nagkulang? Saan ba nagkulang ang lipunan na mukhang nalilimutan na itong mga na-torture, mga nangyari noong panahon ng martial law? Yes, for one, of course, edukasyon. No? In fact, doon sa ating dapat mga estudyante, even high school, natuto na ang martial law hindi magandang chapter sa history natin. Naghirap ang tao doon, maraming corruption, mahirap ang pagkain, maraming torture, etc. Pero second na pagkulang din natin, ito lang, example, yung batas na nagre-recognize ng human rights victims. Ang tagal na pass yan eh. That's the most popular bill that never passed Congress for a long time. Everybody say, dapat i-recognize ang biktima ng martial law. Kailan pa na-file yung bill? A long, long time ago. Mabuti pumasa naman itong last term ko. Kaya, I'm But glad. Isn't there already a board na tumatanggap ng mga... Yes, there is now a board. Ng mga victims at bibigyan ng compensation. Yes. That's already ongoing. Yes. Pero ibig sabihin, kung napasa yung batas na yan way back in, say, 2005, okay. Tapos na ang proseso. At least kahit papano, naungkat na naman. Bakit may mga biktima, di ba? Bakit sila kailangan i-recognize at i-compensate, di ba? So, sa akin, yun ang pinaka-crucial na issue ngayon. Maraming hindi nakaalam kung anong nangyari. No? Dapat tungkulin naming naging biktima nung panahon yun, sabihin sa taong bayan kung ano ang tunay na nature nung panahon ng martial law. Okay, nakilala kayo bilang isa sa mga pangunahing kritiko ng administrasyong Aquino, na iba't ibang issue yan. Pero may mga nagtatanong, wala na ba talagang nagawang matino ang administrasyon? Are you willing to admit that it's done even a little bit of good for the country? Well, actually, ang tanong ko nga dati doon sa isang kausap ko, sinong presidente ang walang ginawang mali? Sabi niya, well, wala naman. So, dapat i-criticize mo, no?
Sa akin, alimbawa, yung pag-file ni President Aquino ng kaso sa tribunal against China, okay yun, tama yun. Mm-hmm. Sa akin, agree ako doon. Against naman siya sa death penalty. Agree naman ako doon. Mm-hmm. Ang pinupunto ko lang, marami siyang major mistakes talaga na dapat talaga, alimbawa, itong pinaka-recent, yung veto, dapat talaga kondenahin yung pag-veto sa SSS pension. Okay, nabanggit niyo yung China, no? Yung Makabayan yes. Block ay mas narinig daw na tumututol sa ginagawa ng Amerika sa ating bansa. Pero sinasabi rin nila, bakit yung China hindi nyo masyadong tinututulan, hindi nyo masyadong pinoprotesta? Sila naman ang sa kasulukuyan, nananakop ng ating teritoryo. Nagtaka nga ako dyan kasi palagi kami nagrarally sa China. Parang meron silang baseless na pagtingin na pro-China kami. In fact, in 2007, Howie, if you remember it right, sikat pa noon ng China, walang kumakalaban noon. Kami, sabayan muna, ang nag-file sa Korte Suprema para ibaliwala o i-void yung joint marine seismic undertaking between China and the Arroyo government. Mm-hmm. In fact, Howie, if I may lang doon, nagkaroon ng JM issue noon, inalaw ng Philippine government ang China na mag-explore ng West Philippine Sea under that JM issue. Doon nagkaroon ng information ng China na kung saan ang mga langis and natural gas. Kaya naging aggressive sila immediately after. Mabuti na lang, when we filed the case in the Supreme Court, hindi na tinuloy ng gobyernong Pilipinas ang JM issue with China. Galit na ng China sa amin. Ang teritoryo sa West Philippine Sea, atin yan. Dapat tindigan natin yan. Ang China, walang legal, political, or historical basis sa claim nila. Kaya dapat ipaglaban niya. Yan ang isang issue na dapat ipaglaban ng sambayan ng Pilipino. Yung teritoryo natin sa West Philippines. And I agree with President Aquino's filing sa tribunal precisely sa tingin ko matatalo ang China sa tribunal. Okay. Pero today, ano yung mas malaking adversary ng ating bansa? China ba o Amerika? US. Ang US kasi nandito na eh. Mm-hmm. Yung China pa punta-punta pa lang doon sa West Philippine Sea. Ang US... No, but don't they occupy already some island? Yung panatag show, nandun na sila eh. I know, but the Americans here are occupying already our country with the VFA and the EDCA. And sila ang main talaga. So para sa inyo, America is occupying the Philippines. Yes. Bakit tayo mahirap? Kasi yung economy natin is geared towards providing for the needs of rich countries like the US. Mm-hmm. Ang pinoprovide natin, abaka, copra, asukal. What about our needs? Who provides it? Sila daw. Yung aircon natin, electric fan natin, yung kotse natin, sila daw. Lugi tayo dyan. Mm-hmm. Howie, that's why, sa akin, ang economy natin is geared towards industrialization. Meaning to say, buhos kapital at suporta ang gobyerno sa lokal na negosyo at industriya so that we can produce what we need. Ang poverty natin ngayon to a large degree is brought about by the economic conditions imposed by rich countries like the United States. Okay, yung isang issue na tinutukan nyo, yung pork barrel, yes. At saka yung naging DAP, no? Yes. Yung Disbursement Acceleration Program. Yes. And in fact, yung Makabayan Block called for the abolition of yes. pork. Totally, no? When the Napoles scam came out, nang nakita namin yung gravity nito, doon kami nagposisyon nung nakita namin that itong pork barrel, ano pala talaga to, inherently evil, na hindi mo na pala siya ma-cure, hindi mo siya ma-regulate, dapat i-abolish. That's why we filed a petition in the Supreme Court, which panalo naman. But I have to bring up, nung shortly after you announced na yung call nyo for abolishing pork, no? May lumabas na pati kayo at yung ibang kasama niyo sa Makabayan Block ay nakatanggap din ng pork in the form of DAP, itong sinasabing SARO. You had some projects funded yes. through this way. So, yun may nagsasabi na parang you're criticizing something you benefited from. Of course not. Hindi talaga totoo yan. Una, may mga projects na hiningi sa mga communities like schools or a clinic or hospital. Nirefer namin yan sa Malacanang. Malacanang said, this is a good project. We will fund it. Later on, may duda ako na DAP nila kinuha yung pondo to fund that project. O di, sumulat ako, I have the official letter to Secretary Butchabad. I think that fund may have come from DAP, ang sabi ko dun sa kanya. In fact, probably I'm one of the few congressmen who said, I do not wish to support that project. You take that out kasi baka kinuha niya yun sa DAP, although I'm not sure. Kasi nakakalam naman na DAP yan si Secretary Abad lang naman, tsaka si President Aquino eh. Mm-hmm. So, klaro yon. There's nothing wrong with the school, sabihin ng school, pahingi naman kami ng school, referring it to Malacanang, and Malacanang funding it, pero
taking the funds from DAP para sa akin is a violation of our principal position. Kaya sinabi ko yan kay Secretary Abad, I don't wish to support that project. Please do not support it kung pagkukunin mo lang naman sa DAP. Okay. Well, there was also the timing. Kasi yung 10 million daw na inallocate para sa inyo was during the corona impeachment trial sa yes. Senado. And you were part of the prosecution team. Yes. No? So, parang lumalabas, well, maybe the timing wasn't so coincidental. Actually, yun ang iniisip ko ngayon. When we won the corona impeachment as one of the prosecutors, natuwa ako. Akala ko ang galing-galing namin. Tapos nalaman ko later on, namudmud pala ng DAP ang Malacanang. It took a lot from the victory eh. Ngayon medyo nag-suffer na ang credibility ng victory doon dahil sa ginawa nila. And tingin ko, baka nga sa DAP nang galing yon yung pondo na yon. Pero ako mismo personally, kahit seeing ko... Hindi nyo alam na doon galing? No, I don't know. Nobody knows really. Actually, yung ibang congressman na nagsasabi niyan, I believe them. Hindi namin alam na DAP yan kasi only Malacanang knows kung saan nanggagaling yung mga pondo na yan. Okay, meron lang kailangan ihabol na tanong bago tayo magtapos. No? Ano yes. yung una niyong panukalang ihahain ko kapag kayo nanalo? Isa dyan, genuine agrarian reform. Dalawa yun. Ano? Genuine agrarian reform. Natingin namin kasi CARP right now is maraming ilusyon yan. Hindi totoong agrarian reform yan. Kailangan na maipamahagi ang lupa sa magsasaka, libre. Gobyerno dapat na nagbabayad yan. Katulad ng maraming bansa sa buong mundo na gobyerno ang nagbabayad. Okay, thank you. Maraming salamat po. Tapos na ating 10 yes. minutes. Maraming salamat, bayan muna Representative Nery Colmenares, tumatakbo sa pagkasenador ng Team Galing at Puso. Thank you.